Good day mga ka-realis. May bago po tayong update ngayon tungkol po ito sa ating sheet piling dito po sa ating file cap number P523 kung saan po ito ay continuation ng sheet piling. So ito po mga ka-realis ay gumagamit po sila ng bioprogrammer kung saan po yan nakikita po ninyo na yun pong backhoe na equipment ay kinabitan po nila ng bioprogram kung saan po ay ongoing po kanila ang kanilang sheet piling as of today. So yan po mga ka-release ang activity rito. Ito po ay pier number P523 kung saan po ang size po ng ating pile cap is 11.7 by 11.7 by 2.5 mga ka-release. Yan po mga ka-release at natapos na po yung isang sheet piles kung saan po ay sinicheck na lang po nila ang elevation kung tumutugma po doon sa mga naitabit na nila o nai-install na nila mga sheet piles. So yan po mga ka-release ang ating status as of today dito po sa pile cap number 523. Yan po mga ka-realis at tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang sheet piling dito sa ating pile cap number P523 kung saan po ay nakikita po ninyo yung mga tawan po ng contractor ay nagkabantay po at nagmumonitor at siyempre po ay mayroon pong silang mga engineers na siya po ang nag supervise ng activity na ito. So yan po mga ka-release at for information po mga ka-release ang haba po ng sheet panel ay nasa 12 meters kung saan po ay nakikita po ninyo medyo may kalaliman po ang kanilang may kahabaan po ng ang kanilang sheet piles. At for information po mga ka-release, ang purpose po ng cover dam ay yan po ay para ma-enclose po ang area kung saan po sila gagawa ng pile cap at para po makontrol ang tubig para po hindi po mahirapan sila sa paggawa ng cover dam dun po sa loob. Ang procedure po niyan mga ka-realis ay pagkatapos po nila maibawon yung sheet piles na yan ay next step po ay maghukay po sila ng 1.5 meters mula po doon sa pinaka top level ng sheet piles at after that ay mag-rewilding po sila ng, o maglalagay po sila ng tinatawag na waller o waller beam na kung saan po ay paikot na po nila yan and then strut bracing and after that pagka kumplito na po yun ay mag-start na po sila ng excavation. Ang excavation po mga kaibis mula po doon sa pinaka ground level ay nasa 3 meters po. So yung sheet piles na yan ay sabihin ay safe siya dahil nga po kung may 1 meter from the top of ground level at saka yung hukay ay 3 meters. So, ibig sabihin, mayroon pang natirang kung 12 meters yung haba ay mayroon pa silang natirang 8 meters. So, safe po siya kung
titingnan po natin, kung obserbahan po natin, dahil nga po ang lalim lamang po ng distribution mula sa ground level is 3 meters. So yan po mga kalinis ang purpose ng seed piling, para po, gaya na masabi ko, para po makontrol yung tubig na papasok doon sa loob na hinukay nila, para po makagawa sila ng buffer dam. So yan po mga kalinis ang activity rito sa ating pile cap P523, kung saan po ay ongoing po ang kanilang seed piling. Pasensya na po mga kalinis at sa medyo hindi tayo magaling man nagalog dahil nga po tayo ay Bisaya, pero tinatry po natin na makapagsalita ng mayos dahil nga po ay kailangan. So yan po mga kalinis, at yan po, mayroon pong nag-aalalay ng mga tao para po makontrol yung pag-swing o pag-galaw ng seed piles. So kailangan po nilang may alalay po na lubid para po hindi mahihirapan yung kanilang vibro hammer na maitama doon sa pinakatuktok ng seed piles. Yan po kung napapansin po ninyo. So yan po mga kalinis. Yan po, at tinatama na po yung pinakangipin nung vibro hammer doon sa pinakadulo, kung saan po ay mag-start na po sila siya ng sheet piling. So yan po, at kung napapansin po ninyo mga kalinis ay yan, at yan po, pagka once na tumama na po yung pinakangipin doon po sa pinakatuktok ng seed piles, ay mag-start na po siya na pile driving. Yan po mga kalis, at nag-start na po siya ng sila ng pile driving, kung saan po ay naririnig po natin yung ingay ng vibro hammer. So pa after that mga ka-release, pagka once na nakompleto po na yan, ay siyempre magkakaroon po sila ng, gaya na sabi ko kanina, yung maghuhukay po sila para po doon sa kanilang water beam, na kung saan po ay once na nakompleto na ang seed piles at nabuo na yan, yun po ang kanilang gagawin. So yan po mga ka-release ng ating activity dito po sa pile cap number P523. Gaya na nasabi ko mga ka-release, ang project po ito ay part po ito ng build project ng ating Pangulong Duterte, kung saan po ay ongoing po ito. At mula po ito sa ang phase 1 po nito mga ka-release, ito po ay composed ng phase 1 and phase 2. Itong ginagawa po natin mga ka-release, ito po ay phase 2, kung saan po nagmumula sa Malolos up to Clark International Airport, kung saan po dun po ang pinaka end po ng ating proyekto. So yan po mga ka-release ng ating activity rito, at tabayanan na lamang po natin mga ka-release ang susunod na mga activity na gagawin ng ating kontakto. At gaya ng nasabi ko mga ka-release, ay marami po ang makikinabang sa project nito, tulad po na halimbawa ng mga kabayan natin o mga kababayan natin from Bulacan, Pampanga, at Karating Bayan ng Tarlac, kung saan po ay magpapabilis na po ang kanilang pagbiyahe mula po dito sa mga lalawigan ito patungo po ng Maynila, kung saan po ay dati po ay umaabot po o lumalagpas ng 2 oras. Ngayon pag natapos po ito at dito na po sila sumakay sa ating gagawing
railway ay abot na lamang po sila ng isang oras. So napakalaki pong advantage ito at mabilis po ang kanilang pagbabiyahe mula po sa ating mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Karatig bayan ng Tarlac. So yan po mga karinis, ang activity rito. At yan po, halos na naibaw na po niya yung pinaka-ship files na kanina. At yan po, nilalapitan po ng mga tauhan ng mga contractor para po chicken kung ano po ang kaganapan dun po sa naibaw nilang ship files. Siguro ay i-check nila yung television niya, yung pinaka-top television ng ship files. Yan po mga ka-release at halos naibaw na niya na gusto yung o tumutugma na po ang kanyang television doon po sa mga existing sheet files na na-complete na. So after that mga ka-release ay pagka once na na-check yung top television niya ay kakaroon po sila ng sabihin natin minor welding para po doon sa katabing seat pipes. So yan po ang ating activity rito at yan po may mga tauhan po na ating mga contractor at kini-check po nila kung ano po ang status na ginawa nilang pagbaon doon po sa seat pile kanina. Medyo mahaba po yan, gaya ng nasabi ko 12 meters po ang haba ng ating seat piles. So yan po mga ka-release at yung inangat yung vibro hammer na kung saan po ay do-double check ng tauhan ng contractor kung ano po ang kaganapan o television ng seat piles na ibinaw nila. So yan po mga ka-release at sinicheck po nila yung elevation ng top of seat pile and after that mga ka-release ay magkakaroon po sila ng minor welding sa seat pile na yan. So yan po mga ka-release, ngayon masabi ko kanina once na kumpito po yan ang next stage ng kanilang trabaho ay magkukay po sila ng mula din sa top of seat pile ng 1.5 para po doon sa waller beam at yun po ay i-install po nila. So titingnan po natin at tambayan na natin mga trailers kung kailan po sila mag-umpisa ng kanilang installation ng waller beam mga trailers. Mga trailers, dito po ngayon sa pile cap number 523 kung saan po ay nag-i-install po sila ng sheet piles. Ito po ay pile cap number 523. Ito po ay cofferdam type pile cap. Kaya po ay meron po silang install na sheet piles. Ang size po nito mga ka-release ay isa nasa 11.7 by 11.7 by 2.5. Ito po yung size ng ating cover dam o ng pile cap. But yan po. So hanggang dito na lang muna mga ka-release at ito po yung kaganapan dito sa ating pile cap number 523 kung saan po ay ito po yung pinaka-latest update. At meron po tayong mga ibang update ngunit medyo kulang ang ating oras sa paggawa. So ito po mga kailis ay unti-unti po nating
ginagawa ng paraan para po ma-update kayo sa project na ito. But mga kadets, sinisigurado ko sa inyo na once na mayroon po tayo latest update ay ati pong ipapublish yan. Kaya gagawa natin ng ganito para po ay ma-update kayo kung ano pong kaganapan sa project na ito.